Alam niyo ba na may 1 milyong tao na namamatay sa aksidente sa kalsada taon-taon sa buong mundo? Sa Pilipinas naman, bukod sa mga health diseases, isa rin to sa leading cause of death. Ngayon, paano natin to maiwasan bilang isang rider? Sa vlog na to, bibigyan ko kayo ng 10 essential riding tips and road strategies para maging safe kayo sa daan. Number 1, dapat meron kayong license and registration. Kapag kumuha kasi kayo ng lisensya sa LTO, syempre mag-undergo kayo ng seminar, tapos mga trainings. That way, magkakaroon kayo ng idea sa mga traffic rules and signages, yan, kung ano yung mga tamang susundin nyo dapat. Tinuturo din dyan syempre yung tamang riding gears, halimbawa yan, gloves, helmet syempre, closed shoes, yan, sa pagmamotor, importante yan. Kailangan din nakarehistro yung motor nyo na gagamitin, kasi kapag hindi yan nakarehistro, pwedeng ma-impound yan once na mahuli kayo na ginagamit nyo sa highway. Number 2, bike familiarization. So kailangan kabisado nyo yung motor nyo bago nyo gamitin sa highway. Handling, kailangan gamay nyo kung paano siya mag-behave. So yung maneuverability niya, kailangan kabisado nyo yan. Syempre, pagliliko kayo or mag-maneuver kayo, kailangan kayo yung dalhin yung motor. Tapos yung controls, yan, yung signal lights, yung mga ilaw, high beam and low beam, kailangan kabisado nyo yan. Kasi hindi pwede na habang nagmamaneho kayo, hahanapin nyo kung gusto nyo mag-signal, kailangan muscle memory na lang na bago gusto nyo mag-change lane, signal, lingon, tapos change lane. Yan, naka-activate yung signal natin, na hindi ko siya tinitingnan kasi kabisado ko na siya through muscle memory. Kaya importante na kabisado nyo yung controls. High beam and low beam. Yan, busina. Tapos yung braking power. Syempre, kailangan tansyado nyo yan or kabisado nyo sa motor nyo kung gaano ba kalakas yung preno nya. Kasi magkakaiba yan, kada motor, iba-iba na ang behavior ang braking nyan. Para halimbawa, merong road hazard or biglang huminto sa harap nyo, makapreno kayo na tansyado nyo kung gaano kalakas yung preno na kaya nyang tumigil. That way, makapagbigay kayo ng space sa sarili nyo. Halimbawa, meron kayo sinusundan na sasakyan, na alam nyo na kaya ng motor nyo na i-handle kapag biglang tumigil yon, na kaya ng preno. Number 3, pre-ride inspection. So bago nyo gamitin yung motor, i-check nyo muna yung tire pressure kung tama, yung hangin ng gulong, yung signal lights kung gumagana both left and right, yung brake lights kung gumagana pag nagpinindot nyo yung preno, yung headlights kung gumagana yung high beam and low beam, yung busina kung gumagana, yung battery level, i-check nyo rin. Although meron mga motor na walang built-in na voltmeter, pwede namang installan yan. Tapos check nyo rin kung may oil leaks. Sabihin na natin, limbawa, sira pala yung signal lights mo. Tapos nasa kalsada ka na, masisignal ka, yung pala hindi gumagana. Tapos bigla ka lumigo, hindi naman alam na nasa likod mo naliligo ka. So pwede kang maaksidente dun. Madali lang naman mag pre-ride inspection. Limbawa, pinapainit nyo yung motor, gawin nyo na lang yan. Hindi naman yan naabot ng 5 minutes eh. Madali lang siya talagang gawin. Number 4, use your signal lights. Gamitin yung signal lights nyo. Signal tayo. Namadali si idol. Mati nagmenor ako. Hindi siya aabot eh. Importante na ginagamit nyo yung signal lights para alam nang nasa likod nyo kung anong gagawin nyo. Halimbawa, liliko kayo or mag-change lane kayo, mag-i-indicate kayo kung saan kayo pupunta. Tapos hindi lang din basta-basta kung mo naka-signal light ka ay pwede ka na lumigo. Syempre, check mo pa rin kung merong parating na sasakyan sa likod mo. Tapos syempre, mag-shoulder check ka din para sa blind spot naman. Kagaya din ang sinabi ko kanina dun sa bike familiarization, kailangan syempre, kabisado nyo na muscle memory na lang yung paggamit ng signal lights. Hindi nyo natitingnan. Ayan, approaching intersection tayo. Syempre, kakanan tayo. Signal ako ng pakanan. Syempre, tingin muna tayo sa kaliwa, tapos kanan. Sa kaliwa ang unang tingin kasi kaliwa ang pinaka malapit sa inyo na pwedeng may parating na sasakyan. Pasok tayo sa merging lane, signal tayo ng kaliwa. Tapos syempre bago tayo pumasok, tingin sa side mirror, wala naman. Tingin sa blind spot, ayan meron. So hintayin natin mag-clear saka tayo papasok. Merge. Use your signal lights para alam nila kung saan ka pupunta or anong gagawin mo. Number 5, look where you want to go. So titingnan mo kung saan mo gustong pumunta. Ito, nakatingin ako dun kasi kakanan tayo.
Pwede ka naman mag-check. Yan, check din dito. Kanan kung may papasok. Postingin, so saan pupunta? Usually kasi, kung saan ka nakatingin, doon ka dadalahin ng motor mo. Parang sa bike lang din yan, pagliliko ka, doon ka talaga din dadalahin. Tapos mag-apply ka syempre ng counter steering para makaliko ka. Or kung slow speed lang, pwede kang mag-counter balance. Counter steering is, yan. Tutulak mo yung manibela, kaliwa. Kung gusto mong kumaliwa, tutulak mo naman sa kanan kung gusto mong kumanan. Pero syempre, signal ka muna. Yun, ganun lang. Counter steering. So counter balancing sa slow turns or slow speed maneuvers is ibabalance mo yung motor na naka-counter lean yung katawan mo. Yeah. Applicable yan kapag slow speed maneuvers. Preno, look where you want to go. Counter maneuver. Ah, ito pa isa. Signal tayo. Preno, look where you want to go. Tapos counter balance yung katawan. Look where you want to go. Yan, dito ako nakatingin. Kasi nakatingin yung camera. Niligo tayo, syempre, look where you want to go. Dito, nakatingin ako. Tapos nagka-counter steer ako. Dito, counter steer. Pwede rin counter balance. Depende sa sitwasyon. Number 6, road signs and pavement markings. So, yan, yung mga linya na yan sa kalsada. Ito is, nag-indicate na, diretso tayo. Yan, ito is pedestrian. Tawidan. So, may manar kayo once may nakita kayong ganyan. Yung mga broken lines na yan, pwede kang mag-change lane. Pero yung solid line na yan, bawal kang mag-change lane dyan kasi swerving yan. Baka nandito ka na. Swerving na yan. Tingin sa kaliwa, kanan, wala, diretso. Tapos, tingnan nyo rin yung mga nasa gilid. Ayan, slow down, sharp curve ahead. Tapos, yung 30 is yung speed limit. Yan, ito, mayroong mga arrow na nakaturo. So, ito yung sharp curve na tinutukoy. Slow down lang tayo. Tapos, look where you want to go. Doon tayo dadalhin. Tingin dito, baka may papasok. Wala, clear. Di pa tayo ng lane sa gilid. Yan, pedestrian ulit. O yan, yung diretso na yan. Yung solid, bawal kang mag-change lane dyan kasi swerving. Mahuli ka. Approaching tayo ng intersection. Naka-red. Kakanan tayo. So yan, may arrow. Yung mga signs na arrow. Ito, pwede kang padiretso, pwede kang pakanan. Ito, pakanan. Yan, dahil naka-red tayo, tapos wala namang nakalagay na no right turn on red, pwede tayong kumanan, pero tingnan natin kung may papasok, may parating. Kumbaga mag-yield tayo sa incoming traffic. Dito lang tayo sa motorcycle lane. Tapos ang speed dito is 60 kph, maximum speed. Dito yan sa loob ng Clark. So, sa Subic tsaka sa Bataan, ganun din, meron ding in-enforce na speed limit. So, dapat alamin nyo yung mga lugar na pupuntahan nyo, kung in-enforce ba nila yan, mga speed limits na yan. Kasi importante yan, baka mahuli kayo. Yan, ngayon, kakanan tayo. So, signal tayo ng pakanan. Dito tayo, sa kanan. Ayan, bawal tayo dun kumanan kasi pakaliwa na yon. Yan, yung solid line na yan. Yan, stop lang naman nakalagay. Wala namang nakalagay na no right turn on red. Ayan, pwede siya kumanan dyan. Hindi lang siguro niya alam. Kasi nakastop naman to. Yan, dito sa Clark, merong nakalagay na motorcycle lane. So, dito lang tayo pupuesto. Motorcycle lane. Although pwede naman tayong mag-overtake kung mabagal yung mga nasa harapan na sasakyan. Pero ang speed nga dito ay 60 kph. Itong broken lines na to, pwede tayo dyan mag-change lane. So, signal, shoulder check, change lane. Pero pagdating mo dito, ayan, solid line, merong yellow, merong white. So bawal na bawal ka dyan pumasok. Hindi ka pwede pumasok dyan. Bawal ka mag-change lane dyan. Kung bawal, liligo ka doon, bawal ka dyan. So, maghahanap ka ngayon ng broken line bago ka pumasok. Yan, dito tayo papasok ngayon. Siyempre, shoulder check. Yan, saka tayo papasok dito. Kasi mayroong broken line. Ayan, hindi man tayo pwedeng lumabas dyan kasi solid na naman yan. Ayan, ito yung broken line. Pwede na tayo lumabas ng linya. Pero syempre, tingin sa likod, side mirror, shoulder check kung mayroong parating na sasakyan. Dito lang muna tayo kasi mayroon na pumasok doon. Bawal na, swerving na. Ayan, solid line na yan. So, intersection ulit. Ayan, naka-green tayo. Naka-red yung pakaliwa, kaya hindi sila umaandar. Tayo is diretso lang. Maging aware din kayo sa mga ganyan. Sa mga early warning device, mga ganyan. Mga road hazards.
Usually may makikita naman kayo niyan. So mag-slow down kayo pag may nakita akong road hazards na signs. So ito, double solid yellow lines. Bawal tayong mag-overtake dyan. Ito sa lubong na to na lanes. Yan, bawal tayong mag-overtake kasi dalawa solid. Ito, overtake to. Bawal yan. Pwede siyang mahuli. Tingnan natin kung overtake siya. So double solid yellow line. Up, nahiya. Nahiya. Ayan, bawal. Usually makikita yan sa mga kurbada, sa mga blind curves, lalo sa mga bundok. Kasi hindi mo kita yung kasalubong mo eh. So usually nalagay nila yung ganyan. Itong broken lines na to, na dalawa, is para yan sa mga tumatawid galing dun. Pwede silang tumawid dun. An approaching intersection tayo, dahil padiretso tayo, dito lang tayo. Yung kabila is pakaliwa. Pag pakaliwa kayo, doon kayo popesa. Tapos hintayin nyo mag-green yung arrow ng nakaturo sa kaliwa. May signage ng pedestrian, so slow down tayo. Ito pa lang mga nasa gilid na to is lay-by. Pwede kayo dyan magpahinga or yung mga babaan ng jeep, mga nagbababaan ng jeep. Pag ganyan naman na nakapatay yung mga ilaw sa intersection, ang rule dyan is first to stop, first to go. Stop tayo, naunang tumigil to. So siya yung mauna. Tapos yung jeep, dire-diretso. Supposedly tayo dapat. Yan, ganun yun. Kung sino yung unang tumigil, siya yung unang aandar. Kumbaga, mag-give way tayo sa isa't isa. Kapag ganun na, hindi gumagana yung mga ilaw sa intersection. Ito is roundabout or rotonda. Approaching tayo ng rotonda. Ayan, may sign. So, ang rule sa rotonda is, syempre, always kanan lang. Hindi ka pwedeng kumaliwa dyan kasi sasalubungin mo yung mga yan. So, pag may nakita kayong rotonda, kanan. Ayan, pasok tayo sa kanan. Ngayon, kung limba, papasok kayo sa rotonda, ang rule dyan is kung sinong mauna sa rotonda, siya yung nasa right of way. So, kayo yung magbibigay sa mga nasa loob ng rotonda kung papasok pa lang kayo. Ayan, ligo na tayo, signal tayo ng pakanan. Look where you want to go. Antay dadali ng motor. Hanggang saan lang ba dapat titigil sa intersection? Hanggang dito lang. Ayan. Kasi yan, tawiran na yan. Bawal ka nang tumungtong dyan. Pwede kang mahuli. Lalo dito sa Clark, makikipit dito. Bawal kang pumasok dyan. Yan, green na. Tingin tayo sa kaliwa. Wala. Tingin tayo sa kanan. Diretso. So, kailangan nyo pa rin tumingin kahit naka-green yung traffic light. Kasi hindi natin masabi kung mayroong mag-beating the red light dyan, hindi ka prepared, bababangga ka. Kaya titingnan mo pa rin bago ka dumire-diretso. Ay, ito pala. Ayan, oh. Pagka nasa iyo yung solid, bawal kang mag-overtake. Pag nasa iyo yung broken line, pwede kang mag-overtake. Yan. Tapos pagka ganyang broken, pwede kang mag-overtake. Yan. Kaso may kasalubong, oh, pag ka mag-overtake. Ito naman, double solid. Yan. Bawal mag-overtake. Ito, salubungan na tong lane na to. Eh. Hindi kagaya dun sa kabila kanina na parang kagaya sa EDSA yung same direction yung traffic. Kung halimbawa, itong double solid yellow lines na ito ay kulay white na dividing line, white solid line. Pwede ba kayong umovertake doon? Kung halimbawa, clear naman yung harapan. Yes, pwede. As long as with caution. At yun nga, pag clear naman yung harapan. Pero kung halimbawa, yung solid line na nasa gitna or yung dividing line is kulay yellow, bawal kayong umovertake. So kung ganyan na double solid yellow lines or single na yellow din, bawal kayong mag-overtake doon. Pero pag single solid white line, pwede kayong umovertake. As long as clear, tapos opposite yung traffic or yung direction ng sakyan. Yan, ganyan, salubungan. Bawal lang mag-overtake sa solid white line kapag yung traffic ay same direction. Kagaya dun sa labas or kagaya sa EDSA, baka bilaan yan, same direction. Yan, baka lang malito kayo. Medyo hindi ko nabanggit. Wala kasi tayong example ng solid white line. Ito, di ba, salubungan. Yan, may broken, tapos merong solid. Ito, bawal ka na dyan mag-switch ng lane, syempre. Swerving yan. Ang exception lang is salubungan yung daan, tapos dire-diretso, hindi intersection. Pwede kang mag-overtake sa single solid white line kung clear yung harap, tapos with caution. Number 7, lane positioning. Saan ba tayo dapat nakapwesto ng lane? Kung dito ba? Sa gitna ba? Or sa gilid ba? Ang pinaka-importante sa lane positioning is ma-maximize mo yung vision mo sa harap. Yan, kagaya ito, maluwag naman. So, kahit saan tayo pumesto dyan, pwede. Approaching intersection tayo. So, dito tayo pupwesto para hindi sila mag-swerve.
sa lane natin kasi kita nila tayo. Wala tayo sa blind spot ng dalawang kotse na 'yon. Merong papasok na van. Dito lang tayo pupuesto. Ayan, para kita tayo sa side mirror nila. Ayan. Andito kita tayo ng mga kotse na 'yan. Pero once na dito tayo pumuesto, nasa blind spot tayo ng kotse. So pwede siya mag-swerve dito. Nakakala natin kinakat tayo kasi hindi niya tayo nakikita. So kailangan nilalagay natin yung sarili natin sa makikita tayo ng mga ibang motorista nakasabay natin. Kagaya nito, ayan. Dito yung lane position natin. Naka-inline tayo dun sa side mirror niya. Tapos kita natin yung road ahead. So lagi nyo lang ipipresent yung sarili nyo sa mga sasakyan. O yung ilalagay yung sarili nyo sa blind spot. Kasi napaka-delikado nyan. Hindi natin tututukan yung motor kasi pa-blind spot tayo. Dito tayo, sakita niya tayo. Lingon tayo kasi merging. Yan, okay naman. Na pag niya bubuntutan yung motor na nakatutok, dito tayo dapat para kita niya. Lane positioning. Ganun din sa mga kotse, ayan. Kung mag lipat man siya ng lane, si-signal siya kasi kita niya tayo. Ito tayo, oh, ayan. Kita niya tayo. Siya basta-basta makakalipat kasi nakikita niya tayo. Pero kung nasa blinds pa tayo, pwede siyang mag-cut. Nakala natin kinakat tayo, yung pala is hindi lang tayo niya nakikita. Misang kasi may mga riders or drivers na hindi nag-shoulder check. So, pag nasa blind spot ka, hindi ka makikita. Pero once na nag-shoulder check ka, makikita ka naman eh. Pag lumingon ka na ganun. Kaya ganun yung ginagawa ko din kapag mag-change lane ako. After ko sumignal at tumingin sa side mirrors, syempre nag-shoulder check ako para makita ko kung merong sasakyan sa blind spot. Kagaya nito, signal. Yan, wala naman sa blind spot. Pasok tayo. Lane positioning. Dito, nasa blind spot tayo nito. Ayan, kita niya, pumasok. Hindi tayo nakita eh. Nakita niya. So, dito tayo ngayon. Kita tayo. Itong bus naman ay hindi naman tuloy ligo. Kasi padiretso lang yan. Ayan, dito lang tayo. Para hindi mag-serve itong mga to. So, lane positioning. Ayan, bawal yan. Kasi solid line na to. Ayan kung bakit siya nag-swerve. Pero bawal yan. Dito lang tayo kasi may ginagawa doon. So, yung pwesto naman natin is dito tayo. Meron tayong escape path. Para kung sakali itong nasa likod natin ng kotse is hindi huminto, makakapunta tayo doon. Tapos, ito yung mababangga niya. Kasi kung nasa gitna tayo, sa sandwich tayo, di ba? So, dapat meron din kayong mga escape routes para sa mga unforeseeable na events. Nabas na kami ng clerk ni OBR para makapag city driving naman tayo. Number 8 natin, maintain a safe following distance. So, kailangan magbigay tayo ng space cushion, bawa ganyan, sa harapan natin na sasakyan para kung mag sudden brake sila, is makakapreno ka agad tayo. Ngayon, magdedepende rin yan sa bilis ng takbo, yung following distance. Kasi kapag mas mabilis ang takbo, dapat mas malayo yung following distance mo kasi mas matagal ka makakapreno. Ayan, bawa, ganyan. Ganyan lang tayo kasi pag nag-sudden brake siya, kaya nating makapreno. Sa tansya ko ha, dito sa braking power ng motor. Depende din yan kung solo lang kayo or may OBR, kaya kailangan makabisado nyo talaga yung motor nyo. Kung gaano siya kalakas pumreno pag solo lang kayo, tapos kung gaano siya kalakas pumreno kapag naman may angkas na kayo. Usually kasi pag maangkas ko si OBR, syempre mas mahina yung preno niya. So mas lalayuan ko yung following distance ko. Ganyan yung following distance natin dito sa kotse na to, sa 4 wheels na to. Para din yan kung halimbawa na merong road hazard, kasi hindi natin kita yung harap eh, nakakalsada eh. Ano yan, merong lubak dyan. May time tayo para maiwasan yung lubak. Diba, may lubak dito. Makaswerve akong ganun. Diba? Kasi hindi ako tumututok. Huwag kayong tututok masyado kasi baka mabulaga kayo sa mga lubak or road hazards na meron sa kalsada. Tapos kailangan maging aware din kayo sa brake lights ng sinusundan nyo. Yan, obserbahan natin tong kotse nito. Ayan, umilaw yung brake lights nya. Ibig sabihin, nag-slow down sya. Pagkagana, mag-may minor na rin kayo. Tapos pwede nyo tapik-tapikin yung rear brakes nyo para ma-aware yung nasa likod na sasakyan. Yan, nag-brake sya. Full brake. Para aware yung nasa likod nyo na titigil or nag-may minor. Brake lights. Kailangan i-observe nyo rin palagi. Yan, awareness sa mga motorista na kasabay. Number 9, go with the flow of traffic. Go with the flow lang tayo, sabayan natin yung pacing ng motor. Ayun, kasi medyo mabilis siya, no?
Pwede mo naman magsabayan kung nasa gilid ka lang. Gilid ka lang pag hindi mo kayang sabayan yung flow. Signal tayo, pasok tayo dito. Ito sabayan natin yung pacing nitong track. Tapos bibigay tayo ng enough na following distance na para makapreno tayo kung mag-emergency brake to. Tapos syempre, dahil halos sabay lang yung andar natin, hindi magpa-pile up yung mga sakyan sa likod natin. Yan, kasi sinasabayan natin yung speed ng mga nasa harapan natin. So hindi tayo yung magiging cause ng traffic jam. Kaya ganun. Kaya kailangan lagi kang sasabay sa flow of traffic. Ngayon, kung halimbawa naman, yung sinusundan mo sobrang bilis, mga takbong 100. Siyempre, hindi mo naman pwedeng sabayan na 100 din ang takbo mo. Pagka ganun, mag-stay ka lang sa komportable ka na speed, tapos pumunta ka sa gilid. Kung may sakin sa likod mo, pagkayaan mo silang mauna. Magawag mong isasabay yung pacing mo sa pacing nila kung hindi mo kaya yung pacing nila. Ganun lang yung going with the flow of traffic. Yan, wang namreno. Kasi ito, delikado. Kasi wala siyang brake light. So, hindi nag-activate yung brake light niya. Kailangan malakas yung paramdam nyo. Sabayan mo lang yung traffic flow para hindi mainis sa'yo yung mga nasa likod mo na sobrang bagal mo magpaandar. Kasi magpa-pile up sila, lalo kung hindi sila maka-overtake. Kumbaga, magkukos ka ng traffic. Kailangan sabayan mo lang yung flow of traffic. Ang tendency din nun is minsan sa gilid sila nag-overtake. So, alam naman natin na mas prone sa aksidente kapag ka sa gilid umu-overtake sa kanang side. Number 10, practice safe lane filtering. Ano ba yung lane filtering? Yun yung pagsingit sa gitna. Ayan. Nakita nyo yung motor na yan? Singit yan sa gitna. Pero kailangan gawin nyo safely. Huwag yung pakamukamote na alanganin na isingit para na singit na pwede ka na makasabit ng mga sasakyan. Delikado yun. Ako usually ginagawa ko lang yun pagka slow moving yung traffic na bawa, 5 kph lang takbo, 10 ganyan. Pero kaya man, kapag maluwag yung kalsada, bawa ganyan, medyo may space sa gitna, pwede ako mag lane filter dyan. Pero as much possible, iniiwasan ko siya kung moving naman yung traffic. Hindi ka man maabali, eh. Hindi ka man nagmamadali, okay lang yan, ha? Pumila ka na lang. Mas maganda rin kung sa in between kayo mag filter, wag sa gilid. Kasi sa gilid, marami namang lumilikong mga jeep. Pwede kayong makabiga ng mga jeep or mga bus, ganun. So as much possible, dito kayo mag-filter kung may space at kung slow moving yung mga vehicles. Yun, no? unsafe na singit. Dito, pwede tayong sumingit sa gitna natin dalawang to. Basta may space. Ayan, signal, singit. Diretso. Ayan, line of sight na ang side mirror para wala tayo sa blind spot. Ayan, ganun lang, simpleng lane filtering. Dito, pwede tayo dito. Kaso may mga motor, baka biglang gumilid. Pwede naman, signal tayo. Ayan, tapos signal ulit. Tapos parang kakabig to. Nakaligo yung gulong. Kaya ako bumusina. Ayan o. Kailangan aware kayo sa mga sakyan sa paligid. Dive filter sa gitna. Ayan, filter tayo sa gitna. Kailangan aware tayo doon sa harapan. Baka may tatawid kasi tatawiran to. Try natin mag-filter dito. Medyo masikip pala. Laki na ADB. Mahirap i-filter. Pag yan na slow moving, pwede tayo mag-filter as long as kasya naman. Basta yung safe lang. Huwag mo na ipilit pagkaalanganin. Kagaya nung alanganin yun. Hindi ko na ipipilit mag-filter sa ganun. Napaw na natin si tatay. Mukhang u-turn. Pagkaga na pagbigyan nyo na lang, hindi mo kayo maaabala. At siguro bonus tip natin is yung situational awareness na binabanggit ko kanina. So kailangan aware kayo sa paligid nyo 360 degrees. Yan, tingin sa side mirror lagi, tingin sa harap. Kumbaga dapat multitask, nagmo-multitask yung utak nyo na ino-observe kung ano nangyayari. Yan ako, from time to time, sumisilip ako side mirror. Kung merong mag-ano sa akin, may sisingit, ganun, alam ko. Yan, dito lang tayo. Yan, hanggang dito lang. Yan kasi ay tawiran na yun.
Tapos sinitingnan ko yung salamin sa likod ko. Ayan, may kotseng parating, may four wheels. Sino ko titigil? Ayan, mukhang huminto naman. Ayan, good. Kung dumiretso man siya, pwede naman ako mag-swerve dito, pumunta dito, para hindi tayo mabangga. Hello. Hindi nag-yield. Ito pa isa. Ayan, hinarangan yung tawiran. Ayan, go na. Itong mga papasok na to, hindi rin nag-yield. Ayan, yan yung huwag nyo gagawin. Pasok lang kayo ng pasok sa kanan na hindi kayo nag-yield. Kailangan mag-yield kayo sa incoming traffic. Ayan, dahil motor tayo, syempre, mas mahirap tayo makita kasi maliit eh. Kaya ng mga kotse na napakalalapad niyan, kitang-kita. So kailangan lagi nating i-assume na hindi tayo nakikita ng mga kasabay nating sasakyan. So kailangan aware tayo doon, tapos alam natin kung paano natin ipapakita yung sarili natin sa kanila through doon sa mga nabanggit ko kanina. Ayun nga, yung lane positioning, kung saan ka dapat pumuesto para makita kanila. Tapos yung paggamit mo ng brake lights mo, yung pagpitik-pitik para aware sila na humihinto ka. Ang busina gagamitin nyo kung mag-overtake kayo. Minsan hindi nila alam eh na andyan pala kayo, mag-overtake na pala kayo. Kaya nabubusina rin kayo para sure na alam nila na mag-overtake ka or nag-exist ka. Siguro meron akong mga ibang topics na hindi na-discuss or kailangan pang i-discuss ng mabuti na hindi ko na magagawa ngayon kasi sobrang haba naman yung video. Siguro gawin ko sila ng individual vlogs focusing on one topic each para mas malinaw. Or kung meron pa kayong suggestions na gusto nyo i-vlog ko na malaman sa tungkol sa mga ganyan na road strategies, pwede kayong mag-comment. Dahil lang siguro, uwi na kami ni OBR na to. Nag-iikot-ikot lang kami dito sa Clark para din mapakita ko sa inyo yung ganda ng Clark tsaka ng Angeles, Pampanga. Sarap magmaneho dito, no?